Magandang araw sa inyong lahat. Kami po ang Group 2 at ang napili naming isyu ng lipunan na makikita sa ating lipunan at gayon din sa aklat natin na infilibusterismo ay diskriminasyon. Ano ba ang diskriminasyon? Ang diskriminasyon ay ang pagtrato ng masama sa isang tao dahil sa kanyang kulay, itsura, lahi at katangiang pisikal nito. Laganap ang diskriminasyon sa infilibusterismo at laganap din naman ito sa mundo. May diskriminasyon na nangyayari sa mundo dahil iba-iba naman ang opinion ng mga tao sa isa't isa. Maraming eksena ang nangyari sa nobelang infilibusterismo at isa sa mga ito ay ang nangyari sa Paportabo kung saan ang mga mayayaman ay hinihiwalay sa mga mahihirap na nasa ilalim ng gobyerno. Ang Paportabo ay isang sasakyang pandagat na mabagal umusad. Maiihalin tulad ito sa ating pamahalaan ngayon, kung saan ang mga makapangyarihan at mayayaman ay nasa itaas at tayong mga mahihirap ay nasa baba. Ang mabagal na pag-usad ng Paportabo ay sumisimbolo sa ating pamahalaan kung saan wala tayong patutunguhan o wala tayong goal. Ang pinturang puti ng Paportabo ay sumisimbolo sa mga bakong pilit na itinatago ng pamahalaan o kanilang pagmamalinis, katulad na lang ng walang katarungang pagpatay o pagbilanggo sa mga tao. Sa pangyayari sa buhay ni Kabyesang Tales ay makikita natin ang diskriminasyon sa pagitan sa mas may kapangyarihan at sa wala. Ang paghuhugas kamay o pagmamalinis ay isang katangian ng tao kung saan ipinapasa niya ang kanyang kasalanan sa iba para hindi siya maparusahan o masira ang kanyang reputasyon. Sa pangyayaring ito, makikita ang paghugas kamay ng isang estudyante. Si Hermana Penchang na nansamantala sa katangahan at kawalang kaya ng isang dalaga upang gawin itong busabo sa araw pa naman ng pagsilang ng Panginoon. Siya pa namang isang manang na manang at katolikong katoliko, silang lahat ang may kasalanan, ngunit nagsabing wala. Diskriminasyon ay isang maling gawain na ginagawa ng mga ng karamihan. Dahil dito, nagkakaroon ng away sa pagitan ng dalawang grupo. Halimbawa, ako ay isang Muslim. Alam naman ng karamihan na ang aming relihiyon ay nakararanas ng diskriminasyon. Kapag may nangyayaring kagagawa ng mga terorista, mga Muslim na agad ang sinisisi. Kami ay Muslim, pero hindi ibig sabihin na lahat kami ay terorista. Maaaring may mga teroristang Muslim, ngunit hindi ibig sabihin na lahat kami ay terorista. Karaniwang nakakaranas ng diskriminasyon ang mga babae mula sa mga lalaki. Dahil ito'y pinaniniwalaan na ang mga babae ay mahihina at emosyonal. Ngunit ngayon, ang paniniwala nito ay kutiyong din ang dumudurog at nagkaroon ng gender equality. Nakaranas ako ng diskriminasyon sa pagkakadahilang ako ay galing probinsya. Kapag may mga bagay o trabaho na nakatuon sa inagisna ng mga mahihirap, ay ako agad ang kanilang tinutulong. Para sa akin, masama ang diskriminasyon dahil may ano naman tayo na right of equality. So, dapat na lang natin respetuhin ang mga taong nakapaligid sa atin. Hindi dapat natin kutiain ang ating kapwa dahil makakadulot ito ng sakit sa damdamin. Makakadulot ito ng depresyon at makapagbababa ng kumpiyansa sa sarili. O wala tayong goal. Marat ang mustibati. Laganap ang diskriminasyon. Karaniwang nakaparaan.